Guys, maging aral po sana sa inyo ang video na ito. Isang OFW po dyan sa Riyadh, Saudi Arabia, ang humihingi po ng tulong para makauwi ng Pilipinas. Hindi po siya makauwi-uwi dahil lubog po siya sa utang. Noong kasagsagan po ng COVID, nanghiram po siya ng pera na nagkakahalaga po ng 45,000 SAR o katumbas ng mahigit kalahating milyon sa peso po para ipadala niya sa kanyang pamilya. Pero ang problema, biglang nagsara ang kanyang kumpanya. So hanggang ngayon guys, walang matinong trabaho ang ating kababayan. Palipat-lipat siya ng ibang kumpanya ng ibang trabaho. Walang tumatanggap sa kanya kasi dati niyang amo na pinagkakautangan niya, hinurob siya. Naninigurado yung kanyang employer na hanggat hindi niya nababayaran yung utang niya ay hindi siya makauwi ng Pilipinas. Heto pa guys ang pinakamasakit. Humihingi siya ng tulong sa kanyang pamilya pero ang suggest ng kanyang pamilya, magpakulong na lamang siya para makauwi ng Pilipinas. Tama ba yun nasabihin doon sa taong tumulong sa kanila, sa taong nagpadala ng pera, napakahirap para sa kanila, nagtatrabaho sa ibang bansa, napapakahirap para ipadala sa kanyang pamilya? Humihingi siya ng tulong para makauwi ng Pilipinas kasi ang sabi niya, wala na daw pakialam sa kanya ang kanyang pamilya. Pinabayaan na daw siya. Minsan may mga ganyang pamilya, pag wala ka ng pera, wala ka ng kwenta. Pag wala ka ng ipapadala, wala ka ng silbi. So sana guys, maging aral sa inyo ang video na ito. Huwag niyo pong ipadala lahat sa inyong mga pamilya. Huwag po kayong mangutang para ipadala sa inyong mga pamilya. Ang sabihin niyo, pag halimbawa kailangan nila ng pera, ang sabihin niyo, sila ang mangutang, tapos kayo ang magbayad. Mahirap kasi pag nagkaroon kayo ng utang sa ibang bansa, lalong-lalo na po dyan sa Middle East. Hinding-hindi po kayo makakauwi pag meron kayong utang. Sa immigration pa lang, ma-hold na po kayo. Hindi lang utang sa pera, pati mga gadget, kasi ikama dyan ang ginagamit. Wag na wag din po kayong papahiram ng inyong mga ikama para kumuha ng mga hulugan. Okay lang naman kung may mga tiwala kayo sa mga kaibigan nyo. Kasi kadalasan nangyayari ganito guys. Pinahiram niya yung ikama niya doon sa kaibigan niya para kumuha ng hulugan na iPhone. Ngayon, yung kaibigan niya umuwi ng Pilipinas. Nakauwi siya kasi wala siyang record na nangutang siya eh. Ngayon, ang nagka-record, yung may ikama. So, mangyak-ngyak ang ating kababayan kasi siya ang nababayad na hindi naman siya ang kumuha. Hindi siya nanginabag sa cellphone na yun. Hanggang ngayon, siya ang nagbabayad. Sa Pilipinas kasi, pag nangutang ka, parang wala lang. Sabi nga nila, walang nakukulong sa utang. Tapos, napakadami pang scammer ngayon na halos milyon-milyon na nai-scam nila sa mga OFW. May nakulong ba? Di ba wala? May na-detect ba? May nakilala na ba sa mga scammer? Di ba wala? Pinagtatawanan lang nila yung mga nabiktima nila. Tignan nyo po yung YouTube channel ko, napakadaming na-scam doon dahil sa mga lending company. So gagawin po natin ang lahat sa abot po ng ating makakaya kung paano po natin matutulungan ang isang kababayan natin na gusto nang umuwi. Hindi siya makauwi dahil sa utang niya. Kaya paalala ko po sa inyo guys, huwag po kayong mangutang kung hindi nyo po kayang bayaran. Kasi delikado po, hindi po talaga kayo makakauwi. Sa immigration pa lang, maharang na kayo. Sa mga pamilya naman na nasa Pilipinas, maawa naman po kayo sa inyong mga pamilya na nasa abroad. Kung alam nyo wala silang pera, huwag nyo po silang utusang mangutang. Iba po ang patakaran pagdating sa abroad. Sila po ang mapapahamak at hindi kayo. Kayo po ay tagatanggap lamang ng pera, hindi po kayo ang nagsasakripisyo. Ngayon, papaano nyo matutulungan ang isang pamilya nyo na gusto nang umuwi na ang perang inutang niya ay pinadala rin niya sa inyo? Kaya lumapit siya kung kani-kanino para makauwi ng Pilipinas. Pero ang nakikitang problema dyan, hanggat hindi niya nababayaran yung utang niya na 45,000 SAR, hindi siya makauwi ng Pilipinas. Kahit ilapit natin to sa Polo, ilapit natin sa OWA or DMW, personal niyang problema po yan, hindi po yan regarding or related po sa kanyang company or sa kanyang employer. Siya po mismo ang nangutang. Kung meron sana tayong perang ganyang kalaki, pwede nating tulungan. Tayo mismo ang bibigay sa kanya para pangtubos, para makauwi siya ng Pilipinas. Pero wala tayong perang ganyang kalaki. Mahirap din tayo. Guys, alam nyo, halos hindi na ako makatayo dito sa kinaupuan ko. Halos maghapon akong sumasagot sa mga concern, sa mga katanungan, nag-report sa DMW.
mga problema ng mga OFW distress. Kung babasahin lahat nila yung mga reklamo ng mga OFW, malalaman mo talaga ang katotohanan na sa bansang Saudi Arabia, walang nasusunod na kontrata. So, nung nagdala ako sa Saudi Arabia, sabi nila napakatapang ko daw kasi nag-iisang babae ako na pumunta sa mga accommodation, binibisita sila. Kaysa gawin ko yung mga personal vlogs na ganyan. Kasi alam naman natin na dyan sa Saudi is bawal talaga tumulong. Marami ding advocate na nakukulong. Alam nyo yan. So parang pinanindigan ko kung ano yung trabaho ko. Kasi masarap sa pakiramdam na nakakatulong ka sa kapwa mo. At masarap sa pakiramdam or pakinggan na meron kang natulungang OFW. At nakauwi ng bansang Pilipinas. So kahit alam nating mahirap tulungan yung problema ng ating kababayan, i-guide pa rin natin siya kung ano ang dapat niyang gawin. Pero advice ko sa kanya, kasi may mga company naman na kahit hurog ka, tumatanggap naman si Ray, magtrabaho ka lang na magtrabaho, mag-ipon ka na mag-ipon, hanggang mabayaran niya yung 45,000 na pagkakautang niya. After nun, muwi na siya ng Pilipinas para magsimula siya ulit. Pero dapat naging lesson sa kanya to. Huwag niyang ibigay lahat sa kanyang pamilya. Kasi ngayon guys, wala na daw pakialam sa kanya yung kanyang pamilya. Kasi nga hindi na siya nakakapagpadala ng pera. Bakit? Kasi wala na siyang trabahong matino. Palipat-lipat siya, wala rin tumatanggap sa kanya dahil napakatagal na siyang hurog. Marami din naman akong kakilalang matagal ng hurog, pero nasa magandang company naman sila. Unti-unti nilang inaayos ang ikama. Siyempre, paghurob ka kasi at nalipat ka sa ibang company or transfer ka sa ibang company, maghahati kayo sa bayad ng ikama kung magkano. Pero kung sobrang tagal na yan, COVID pa, ilang taon na, malaki ang penalty. Kaya pagka ganyan na matagal nang expired ang iyong ikama at gusto mo nang umuwi, pumunta ka po sa Polo. Mag-request ka ng VAR code for final exit visa para malaman nila kung okay ba yung record mo, kung hurob ka ba. Kung may hurob ka naman dyan, is ililabor ka hanggang mag-settle kayo ng iyong employer. So kahit i-advise natin sa kanya na pumunta siya ng Polo at mag-request siya ng VAR code for final exit visa, hindi rin siya makakauwi dahil may utang siya eh. Mabigyan man siya ng final exit visa, sa immigration pa lang, maharang na siya. O kaya hindi siya mabibigyan ng final exit visa dahil may utang siya. Hanggat hindi niya nasisettle ang pagkakautang niya dun sa employer niya, hindi talaga siya makakauwi. So, kailangan talaga pera. Kaya po sa lahat ng mga baguhan o yung mga mag-a-abroad po sa bansang Middle East, lalong-lalo na po sa Kuwait, Saudi Arabia, iwasan niyo pong mangutang. Kung hindi niyo naman po kayang bayaran, wala pong utang na natatakasan sa bansang Middle East. Pag nasa abroad tayo, mararamdaman natin yung halaga natin sa kanila. Nang masakit sa part natin bilang isang OFW. Nararamdaman lang natin yung pamilya natin pag nasa abroad tayo at nakapagpapadala tayo ng pera. Pero pag hindi ka na nakapagpadala at wala ka na sa abroad, parang wala ka ng kwenta. Okay lang naman na magpadala kayo, magbigay, wag lang po ilahat. Okay lang naman po na mangutang kayo, wag lang po masyadong malaki. Okay lang na mangutang kayo, basta kaya yung bayaran. Hindi yung buong buhay nyo itatrabaho nyo sa ibang bansa para lang sa utang. Pero pinabantayan ko siya sa advocate ni OFW Heart Asia. Kahit konting tulong, pangkain man lang, baka pwede siyang bigyan. So maraming salamat po guys. Ako nga pa pala ang inyong lingkod, Dwensie Fernandez po.